tigilan na ang panlalamang. Ang sabi sa Proverbs 22 verse 22 and 23, huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nang-agaw sa mga iyon. May mga supervisors, for example, na mga construction project na kumukuha ng mga mahihirap na manggagawa. Pero sasabihin nila, halimbawa, ikaw kukunin kita, kaya lang ang sweldo mong 300 a day, 250 lang ang ibibigay ko ha, kasi yung 50 sa akin. Cut ko yun. Kickback, kumbaga. May cut siya sa lahat ng mga taong kinukuha niya. Mga maliliit na tao na nga ay dinadaya pa. Kaya bang dayain ng Diyos? Ang gumagawa ng mga ganitong bagay ay huwag umasang uunlad sila. Maaring pakiramdam nila, nakalamang sila, at nakapanloko sila, pero darating ang panahon, sisingilin sila ng kanilang mga maling gawain. Hindi natin kayang dayain ng Diyos. Maaring pansamantala silang umasenso at lumuwag sa buhay, pero hindi rin yun magtatagal. Sigurado at tiyak, darating ang panahon na lahat ng inagawa nila ay ipagtatanggol ng Panginoon at ang lahat ng inagaw nila ay mawawala sa kanila. O kaya, nagkakaroon nga sila ng maraming pera, pero nagkakaroon naman ng mga malubhang sakit. Nagkakagulo ang kanilang buhay, o kaya ay nagkakawatak-watak ang kanilang pamilya. Lahat ng ginagawa natin ay may consequence, lalo na kung masama. At isa dyan ay ang panlalamang natin sa kapwa. Usong-uso ngayon yung mga nabubudol. So feeling ng mga mambubudol na yan, nakaisa sila sa kapwa nila. Yumaman sila. Ang dami nilang pera. Pero at the end of the day, nauubos at nauubos naman yung pera nilang yun dahil hindi nila pinaghirapan. Lalo na kung yan ay galing sa nakaw at kinamukam mo lang sa iyong kapwa. Malaki ang bayad kung tayo ay gumagawa ng masama sa maliliit na tao. Kung minsan, magsasangla ka ng kwintas mo na sobrang nipis. Kung minsan may mga kapwa mahihirap ang dinudukutan, inaagawan at ninanakawan. Kinakayan-kayanan nila yung mas maliliit sa kanila. Palulusutin ba ito ng Panginoon? Remember kung anong sinabi ng Diyos. Whatever you do to the least of these, you do to me. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun ang ginawa mo sa Panginoon. Kung ninakawan mo ang kapitbahay mo, ninakawan mo ang Panginoon. Isip-isipin natin, face to face, magagawa ba natin sa Panginoon ang panlalamang na yan? Mapagnanakawan ba natin ang Diyos? Hindi. Kung mayroon tayong nilalamangan na maliliit na tao, ang nilalamangan natin ay ang Panginoon. Hindi lang din naman ang mahihirap ang nananakawan. Ang mga magnanakaw hindi naman namimili yan. Basta kung sino ang kaya nilang nakawan, mayaman, mahirap, mataba, mapayat, o kung sino-sino paman, ang magnanakaw, magnanakaw. Ang sakin, sakin. Ang mangangamkam, lahat ng tao na pwede niyang kamkaman, kakamkaman niya. Kasi nga, ugaling niya na yun. Pero in reality, sa totoo lang, malalamangan nga ba natin ang Diyos?
Alam ng Panginoon ang lahat ng ginagawa natin. Wala tayong maitatago. Maaari natin yung itanggi sa buong mundo. Yung mga masasamang ginagawa natin, pwede natin maitago yan. Pero kahit na anong gawin natin, maitago man natin yan sa ating kapwa o itanggi natin sa ating sarili, ang Panginoon, hindi natin mapagtataguan. Kaya wala tayong maipagyayabang. We are all sinners. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. At lalong-lalong wala tayong maitatago sa Kanya. Maaari ngayon nag-e-enjoy ka sa panlalamang mo sa iyong kapwa, pero sigurado at tiyak, balang araw, pagdating ng panahon, sisingilin ka ng Panginoon sa panlalamang na ginawa mo. Naghihintay lang siya ng panahon ng kanyang paghuhukom at paningin. Nakakatakot, di ba? Hindi ko kayo tinatakot, but this is true. Totoo ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Meron siyang promises to bless you and to prosper you, pero kapag mali ang ginawa mo, may curse na kasama. Kaya yung mga taong nanlalamang na kapwa, huwag kayong pakakasiguro at pakampante. Dahil pagdating ng panahon, pagbabayaran ng lahat ng tao ang masasamang ginawa nila. God bless us all.